Ganda ng kulay ng dahon. Green po yan mga kar, pagka summer. Pag winter naman, lagas yan. Kalbo yan. Kaya ako naman hinahabol yun. Kasi sa'yo yun eh. Kumbaga, benepisyo mo yun. Kaya hindi, ayaw ko na rin, sabi nung accountant nung una, usapin ko daw yung may-ari. Mahirap kausap ko yun. Morning mga ka-herb. Alas 7 ng umaga, BMS ngayon, pero madilim talaga. Parang alas 5 ng umaga talaga. Ito na yung ano, yung mga tires na napinturahan ko. Ayan. Medyo madilim pa, hindi nyo makita. Pero yan, itim yung glossy black yung pinintura natin. Pinabit ko na yung isa. Yan. Tapos hindi, ano yung ano, hindi na program ng tama pa yung ating gulong kasi hindi siya nakakabit sa sasakyan. So pupunta ulit tayo sa car sa tire center. Ganito na pagka fall dito sa Canada, mas laging makulimlim. Tsaka ano, maigsi ang sikat ng araw. Kaya ito nga yung sinasabi nila na ano, na malungkot na season, fall at saka winter. Ang masayang season ay ang spring at saka summer. Ngayon, kapitbahay namin may ano, may dekorasyon na ng Halloween. Meron pang kamay dun, oh. Dalawang kamay mula sa lupa. Ang Halloween dito ay pinagdiriwang ng October 31. Malamig na yun. Asian nga, nagpabili rin ng costume. So, yan. Ang gagawin nila, magbabahay-bahay sila. Magti-trick or treat. Tapos bibigyan ng mga kung ano man yung kinatok nila na bahay. Bibigyan sila ng chocolate, candy, or ano mang chichirya. Tawag nila sa weather na ganito, ano, gloomy weather. O yung nakaka-depress na weather. Ganyan. So pagkabago ka pa lang, tapos mag-isa ka, nakakalungkot nga yung ganitong ano. So nakaka-down ba? Dahil madilim eh. Mas maraming dilim, yung makulimlim kaysa sa maliwanag. Kaya ano, nakakalungkot. Nung bago ako dito, na wala pa yung pamilya ko, medyo ano, medyo malungkot na. Kaya lang dahil matagal na tayong ano, tatrabaho abroad. Medyo nasanay na rin. Pero nakakalungkot din. Pero yan, yung pag magkakaroon ng 1 hour fallback, hindi ko lang alam kung kailan yung mangyayari. So itong alas, ano natin, alas 7 ngayon, magiging alas 6 to. Hindi ko alam kung ngayong bago matapos ang October o sa November. Magkakaroon ng daylight saving time na 1 hour fallback. Usap ko yung ano no, yung isang kasamahan namin na na-lay off sa trabaho. Bibigyan daw siya ng ano, vacation pay. So babayaran na siya ng vacation pay. Marireceive daw niya 'yon weekly. So ako po hindi ko pa nahabol yung vacation pay ko. Nung nalaman ko nga ngayon ay hahabulin ko po no, kasi ako po kaya halos 1 month din yung ano bakasyon ko na hindi pa nababayaran. At nung huling tawag ko, ang sabi sa akin, wala na daw akong vacation pay. May-ari ng company, ang dinoktor yung ano ko, yung vacation pay ko. At hinanapan ako ng mga ano, yung mga bakasyon ko daw na hindi nabayaran. Pero kahit ang sinabi lang naman yung accountant ay 1 week. Eh, 1 month pa yung ano ko, vacation pay ko. Ganda ng kulay ng dahon. Green po yan mga kar, pagka summer. Pag winter naman, lagas yan. Kalbo yan. Pagka may chance tayo, papakita ko sa inyo. Kalbo ng mga puno rito. Ang hindi lang nakakalbo, madalas dito yung Christmas tree sa atin o yung pine tree. Ayun o, yung mataas na yun na Hugis Christmas tree.
Yan, di yan nalalagas. Pero yung the rest, kalbo yan, mga barb. Black at brown at white yan. White dahil sa snow. So, yun nga po, no, dinoktor yung vacation pay ko. Yan ang mahirap talaga po pagka walang HR. So, lesson learned na po sa akin yun. At sana po, nakapulot nyo rin po yung information na to para po next, pag-a-apply nyo dito sa Canada, make sure na may HR po kayo. Mahirap po pag walang HR. At lalo na po pagka yung company ay family-owned, mahirap po at hindi organized. Meron naman po family-owned company na mababait naman po. Hindi nga alam po pag nataong ka sa yung wala po bang standard na company. Yun, mahirap po talaga. Nag-reply naman sa akin yung accountant doon. Sana naman ay bayaran nila ng tama. At kung hindi man, sabi nga ni Mrs., hayaan ko daw. Pero sayang naman, bakasyon mo yun. Pero po sa sobrang bait ng Diyos, no? Dito sa bago kong papasukan na kumpanya, 5 weeks po ang binigay sa akin na vacation. Tapos may 2 weeks ka na personal days. At bayad yung 1 week na Christmas vacation. Tarado po sila sa Christmas. So bayad din po yung 1 week mo na vacation. Okay. Kaya di ba ang Diyos talaga mabuti po, no? Basta huwag ka lang gagawa ng masama sa kapwa mo. Kung sino man mag-down sa'yo, ang Diyos i-lift up ka talaga. Kaya ako naman hinahabol yun. Kasi sa'yo yun eh. Kumbaga, beneficyo mo yun. Kaya hindi, ayoko na rin, sabi nung accountant nung una, kausapin ko daw yung may-ari. Mayroon kausap ko yun. At kilala ko na yung ugali niya. So ganun talaga siya na ma-arrogant po, tapos mataas ang tingin sa sarili. Tsaka gagawa ng paraan para makalusot po. So yun po, no? Kaya mali pong isipin na makapunta ka lang sa Canada ay sarap na buhay mo. May mga struggles ka pong harapin dito. Hindi po ganun kadali gaya ng sinasabi ko. Huwag kayo maniniwala sa mga agency na nagsasabi na pagdating niya dito, may trabaho ka agad. Tapos hindi kayo mahirapang maghanap ng trabaho. Okay dito, ganun. Okay po kasi mababago yung lifestyle niyo eh. Mas gagaang po. Lalo na pag may trabaho kayo dito. Pero yung niyo doon ay yung paghahanap ng trabaho. Yun yung mahirap doon, yung paghahanap ng trabaho. Lalo na kung darating ka dito na student, international student, visit visa, at saka permanent residence na walang trabaho. So huwag nyo pong expect na pagdating nyo rito, makakahanap agad-agad kayo ng trabaho. At hindi nyo po makukuha yung career na meron kayo sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ibang-iba po. Kaya nga lagi kong sinasuggest, pumasok po kayo dito na work permit visa. So yun muna po, no? Salamat po sa lahat ng suporta, sa mga sumusubaybay sa vlog natin. Laban lang po sa buhay, huwag susuko. At lagi po tayong magdasal. Maraming salamat po. God bless.